sorry ka. Pero pre, kaya mo po maghanap. Hindi mo kailangan maghanap kasi may source ka. Tumigil ka! Dalawang lang kang pinapantayan. Ano ka ba? Amin na, sir. Amin na. Hindi. Amin na, sir. Amin. Talagang deny to the... Pag-uusap tayo sa hindi ganitong sitwasyon, meron akong ipapakita sa iyo para matahimik ka talaga. Puro ka deny ng deny eh. Nandyan na nga eh. Ang dami CCTV o, ang dami camera. Ang dami pag-uusap. Ilatag natin mamaya, makikita nila yung mga ilalatag natin mamaya, tignan natin. Sir, baka na-frame up lang ako, sir, na-victima ako ng... Nang? Ganun, mga tao ginagalit sa sino? Magsabi ka, sinong galit sa iyo? Walang nang galit sa iyo eh. Marami po, sir. Ang dami nag-a-idolize nga sa iyo eh. Meron po, sir. Marami po nang galit sa akin, sir. Idol kita, pero nung nalaman ko, wala. Galit na rin ako sa iyo. Del, tabi niyo to. Tabi niyo na to. Yung papel, yung papel. Ilagay ito para may hangin. Ito, dito. Dali niyo to, para may hangin. Sino ano nito? Sino nga arrestin niya kanya? Ito siya, Ilagan Ben. Lipat sa gitna, para maluwag. Lipat sa gitna. Kailangan ka maling kumain.
Kailan ang last na tubos mo natin? September 7. August 31. Mahala pa. May sabi na tayo. Parating pa lang iba eh. Matapotan ko lang sana. Hmm, sige doon. Tapos doon. Doon. Kaya ang 25 sa amin. 20,000. Grabe view. Yung US po, 53,000. Matutuksong-tuk po nila ang hindi talaga. Talaga, hindi ko aminin. Ngayon lang naman ito ng viewers, 24,000. Bonus na yung ano? Sa live. Nakuha niyo na yung 25,000. 20,000 nga. Viewers. Ganun siya kalaki. The viewers. May bonus yan ngayon 5,000. 26,000 viewers. Ganun siya kasi ka? 105. Bonus yung 5. Bonus yan yung 5. Packing. Dito nila kayo, dito natin. Maka yung mga ba. Ay, hindi naman. Hindi naman. So sa mga late viewers, na-aresto yung rapper na si Looney na ang totoong pangalan ay Marlon Pero Ramas. Kasama sa na-aresto ang apat na iba pa dito sa isang basement ng parking lot ng isang hotel dito sa Makati. Ang mga nakuha kay alias Looney at sa mga kasama niya ay Kush, high-grade marijuana na Kush, at by Basmani. At yung mga kasama niya? Yes. Almost 1 month na namin sinusubaybayan lahat ng mga gigs niya. Nagsimula ito sa isang confidential information na ipinarating sa amin na alam kung ano yung mga ginagawa niya. Actually, malapit ito sa kanya, kay Loni, no? Itong si Marlon. So, from there, nakuha namin yung informasyon at doon kami nagsimula ng mga kung ano yung mga susunod na gagawin, then na continuous na binibigyan kami ng mga impormasyon kung saan yung mga susunod na gig niya, kung sino yung mga kasama niya, kung ano yung mga sakyan niya, at kung ano yung sistema nila. So, ifinid lahat sa amin yan. Then comes
bago magkatapusan ng August, nagkaroon siya ng gig dito sa Makati at pinuntahan ito. Pinuntahan ng mga operatiba natin. Yun na yung mga nagkaroon ng contact sa kanya. So na-confirm at na-validate ng mga ating operatiba ng STU yung kanyang mga activities. But during that time kasi hindi pa prepared yung STU, so hindi pa namin na nakukuha lahat ng impormasyon na makuha namin para isagawa ang isang bypass. Noong September 7, nagkaroon ulit siya ng isang gig dito sa Makati, no? Hindi namin siya subaybayan dahil biglaan na binigay sa amin yung impormasyon at hindi kami nakapag-prepare. Ngayon, meron siyang activity dito ulit sa Makati. Kung makikita nyo, puro Makati ang ano, dahil tumutugma ito sa lahat ng impormasyon na ipinigay ng ating informant na karamihan ng mga activities niya ay ginagawa dito sa Makati at isinasabay niya yung kanyang pag-distribute ng mga ganitong klaseng kontrabando, itong kush na ito, itong high-grade marijuana na ito. So, ikinasa namin itong bypass operation at nagkasunduan, meron silang usapan. May makikita niyo mamaya sa mga usapan sa cellphones at saka ano, na pinag-prepare kami ng 100,000 na halaga dahil yun ang kapalit ng kanilang ibibigay na marijuana na kush. So, dumating yung oras, dito ang usapan, dito sa building na ito, at yun nga, isinagawa itong bypass operation para nagkaliwaan lang. Then from there, dahil alam na namin lahat ng mga information kung ano yung style nila, ano yung sistema nila, so we were, sinigurado namin na may dala-dala siya bago namin inabot. Dahil bigla po ang pupuntahan po namin batang may cancer, yun ang pagkakalam pong bigla po kami. Sino ang kausap mo? Inasol. Sino ang kausap mo? Sino ang kausap mo para pumunta dito? May nag-message po sa akin na Kay Dubria, sabi niya na may nag-idol daw sa kapatid ko. Birthday daw ng mission. Pinost ko po ito sa Instagram account ko, nag-react yung mga tao. Sabi nila na pupunta kami dito kasi birthday daw at 6 PM, pero meron siyang radio interview, so na-late kami. Kaya pagdating namin dito, sabi niya meron na daw VIP parking. Papa-retrieve ko po yung phone ko. My phone is with you guys. Hawak nung tao nyo. Ang sorry? Hindi, yung cellphone daw niya na yan. Hawak-hawak? Yes. Nakapost po yan sa social media. Kaya tuburay naman yan, makikita naman yan, maririnig natin niya lang. Nakapost po yan sa social media account ko. So positive na nagpunta kayo dito. Cancer patient, leukemia, Sean yung pangalan niya. Tapos pagdating namin sa parking lot, bigla na lang kami tinuyog ng mga 20 to 30 guys. 20 to 30, hindi aabot ng 20 yan. Hindi aabot ng 20 yan. I don't know, it's an estimate. Yeah, sure. Hindi nga pakainay niya sa social media ngayon sa akin dito sa pagkaka-arrest ko. Ano masasabi mo sa mga followers niyo sa fans niyo? Hindi totoo lahat kung parating sa akin. Hindi totoo lahat? Okay. Hindi totoo na hindi po sa amin yan. Hindi po sa akin yan. Ang cellphone ko po yung isa. Yung maliit ko, hindi po yan sa akin. Yung pera po tsaka yung lahat ng mga nasa sachet, hindi po sa akin yan. Pumunta po kami dito para sa batang may cancer. Ang galing pa po ko sa radio interview kanina. Diretso po ako dito, tapos bigla na lang po sa'yo. Pero aminado ka na gumagamit ka, di ba? Sabi mo kanina, na gumagamit ka ng marijuana. Nakitim na po ako in some instances, pag may mga ganyan out of town, ano ba, nasa mga dagat, Pero, kailan ang last gumamit ka? Siguro po nung nasa dagat po. Sino yung sinasabi mo mga galit sa'yo? Kasi kanina, may mga galit sa'yo. Enough po ng interview. We would talk to our lawyers first kasi hindi pa namin sila nakakausap. And naka-media na, wala pa kaming lawyers. Wala pa lawyers. Our rights have not been, you know, respected. So, it's your choice. Let's stop the interview. Let's just stop the interview. Okay.